Oh, sige. May bad kay Neil. Pagdating sa personal na bagay, pagdating doon sa binibenta ko, ayaw ko masisira. Guys, mga kapamilya, ipaprank call natin ngayon si Kuya Neil. Nga pala, gusto kong sabihin na magandang araw. Ngayon palang kinakabahan na ako. Magkakameron ako ng prank call kay Kuya Neil. Ayun, sa pangalawang beses ko. At sana, maging successful tong prank natin. Ang gagawin ko sa kanya, tatawag ako kasi meron siyang binibentang silang business na ice cream. So, ang gagawin ko, bumili ako ng ice cream na yon at sumakit yung tiyan ng pamangkin namin. Tapos, doon na papasok may ipag-away na ako, babalik mo ba yung pera o kasi pinalaboratory kunwari namin yung pamangkin namin, gutong oras, kasi nagsusuka. Yun, food poison yung kinalabas. Oh no! Panood mo to, pasensyahan tayo sa mga sinasabi kong salita, prank lang to. Sinasisimulan na natin yan. Tatawagan na natin si Kuya Neil. Game na ba tayo? Nakakabahan na ako eh. Game ma. Game. Ayun, nanonood si Blake. Mute muna, mate. Ay, sagutin ah. Unknown number kasi. Hello po. Hello, sino ba to? Ito po ba si Neil Coleta? Opo, bakit po? Kasi po, regarding po dun sa ice cream na tinitinda niyo, sir. Kasi ho, kami yung pinag-deliveran nyo sa may kaya ho. Kanina may deliver po ako doon. Pero, po kayo? Kasi babae yung pinag-deliver ako eh. Medyo, ba, asawa? Hindi ho, pinsan ho. Bakit may problema ba? Kasi ho, yung pamangkin ko, nadala sa ospital, tapos pinalaboratory ho namin, ang cause daw ho, food poison, kinain lang ho, yung ice cream. Oh, no! Teka, kasi, okay na. Teka lang ha, kasi, yung delivery ko naman po, wala namang problema. Teka po, gusto nyo, itawag ko muna ho dun sa mismo, sa kakilala ko, kasi, teka, kasi, siyempre, ano pong naging doon? Okay, baka naman nung minakain lang na iba. Kasi sir, andito kami ngayon sa Medical City. Nagpa-laboratory ho. Pinalaboratory ho namin itong pamangkin ko. Tapos, nagtanong yung doktor kung anong ginain. Tapos, dinala namin yung ice cream. Nasabi na yung ice cream daw, hindi na pwede. Hindi. Teka lang, sir, kasi actually, bago ko mag-deliver, siyempre, chine-check ko naman din na yung expired na yung product. Siyempre, ayoko naman dito masira. Tsaka, siyempre, sa panahon ngayon, yung kasing income, ito lang kasing ginagawa ko. Pero, ano po bang may tutulong ko baka sakali para may tawag ko rin mo sa in-orderan ko? Kasi, ako, nag-resell lang po ako eh. Wala po ako idea kasi. Kasi bata, nagsusuka. Talagang na food poison eh. Ito nga, naka-admit sa... Ganun na lang po siguro sir. Baka pwedeng na lang. Kunyari, i-meet up ko na lang po kayo. Tapos, puntahan natin doon sa para kung alam natin kung ano yung naging cause. Kasi baka hindi naman po doon sa product. Mahirap na kasi, syempre, alam naman, sa hirap ng panahon ngayon, sure, lang nung trabaho, kaya nagbabakasakali lang.
yun nga rin eh, sa akin lang naman eh, make sure lang na pag magbibenta kayo ng product, eh dapat maayos, kasi ito, gastusin pa, nabala pa kami. Pero kasi hindi ko gawa yun eh, pero tatanungin ko po muna kung magiging dun yung kalalabasan. Pag-usapan na lang natin, siyempre ayoko naman nung masira eh. Aww. Okay, ano bang para isend ko na rin sa'yo yung ano, para talagang klaro sa'yo eh, isesend ko yung laboratory test ng pamangkin ko. Kami rin, kami yan, nasa ospital eh, ito, ando yung pamangkin ko, naka-admit eh, alam naman sa ospital, maraming kaso ng COVID, diba ang mamay, kami rin mapahamak. Wow! Pasensyan ako kasi, hindi ko alam eh, hindi ko po alam kung anong mamay. Sige, basta, ano, sir, eh... Make sure lang ho kasi pag nagbibenta kayo, dapat yung binibenta nyo eh, maayos. Kasi tinan mo, nabahala kami. Lalo na, nakilala kita, Neil Culeta, artista pa naman. Salamat ho kung gano'y pasensya nyo. Wala naman nung may gusto nung nangyari. Sige ho sir, pasensya nyo sa bahala. Sige, basta make sure mo lang ha. Make sure nyo lang. So ngayon kasi siyempre na, kasi nabibigla ako ngayon na kasi hindi ko alam kung ano eh, kung paano nangyari, hindi posible eh. Eh, Sir Neil, ako rin ay may sasabihin sa inyo ha. Ano eh, sir? It's a prank. It's a prank. Kuya Neil, si Seth to, huwag kang magalit sa akin. It's a prank. Sa video to, sa video to. Pwede, may masasabi ka ba sa akin? So, alam mo naman napagod ako today. Sana naman eh, lugar mo naman yung chat. Kasi syempre, galing kami kung sinende to. Oh no! Hindi kami okay pa. Pasensya na Kuya Neil ha, hindi ko naman alam. Pasensya na Kuya Neil. Hindi sa ganun to. May depende ka dapat tol sa sitwasyon. Ngayon mabigat tol, sobrang tol, hindi kami okay. Tapos isa pa, pagod, sobrang pagod ko sa pinuntahan namin. Tapos eh, yung isa pang hindi pa nagbayad. Ba naman tol? Okay lang mag-prank tol, wala naman problema. Pero kasi next time, talang ina, kung pwede naman si ate pa mo, Kuya Neil, sorry Kuya Neil. Sorry. Pasensya na Kuya Neil. Ha? Eh, gagawin niyo ko ba? Tol, ako sabihin ko lang sa'yo, kaibigan kita tol. Pero wala nang problema ng ground. Pero lulugar ka rin. Kasi ngayon, masakit sa akin sa dibdib mo. O, siyempre, marami akong iniisip. Tapos ganyan pa yung sasabihin mo, alam na mo wala akong trabaho. Alam mo mo maranal. Siyempre, oh, Kuya Neil. Pasensya na, Kuya Neil. Oh, sige. My bad, Kuya Neil. Pagdating sa personal na battle to, pagdating doon sa binibenta ko, ayaw ko masisira. Ito ko kung biyaya ko Quezon City, di ba? Oo, Kuya Neil. Oo, Kuya Neil. Sila Carlton, tsaka sila Paolo, para lang mag-picture na, no? Pabiyayin ko to, kasi wala akong iba ngayon. Saan ko maintindihan mo kung dapat ganito? Sorry Kuya Neil, mali ko Kuya Neil, sorry sorry. Nag-consult din naman ako sa mga tropa dyan. Ano yung ano dyan, Tony? Supply naman kasi kung nasa lugar eh. Pasensya na Kuya Neil ha. Okay lang naman, pero sana minsan yung lugar na, sana magamit ka rin ng mga juice natin dyan. Tapos, tingnan mong mabuti kung sino ba yung na-prank sa atin pareho. Ah, Kuya Neil. Ha? Pasensya na Kuya Neil, sorry sorry. Kasi ikaw yung na-prank. Hehehehe
Ano? Ha? Kung pwede lang akong magmura dito, ako yung pinagtulungan nyo, ha? Hello guys, yan. Hinihintay lang natin yung tawag ni Shetty Boy. At babuwi natin din. Pinrank niya ako dati, pero ngayon. Akala niya, ako yung mapaprank niya. Pero this time, i-reverse natin. Siya ang mayayari sa akin. Hintayin niya lang. Wala pa, pero tatawag na rin yung mayamaya. Lokong bata yun. Pati ako, binaprank. Hindi niya alam ako. Makakabawi na ako sa kanya. Kaya, punog kayo guys. Maiiyakin natin si Shetty Boy. Kaya sa mga fans ni Shetty Boy dyan, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Katawa lang. Maghihintay lang tayo. Wala pa rin, ha? Parang gusto niya natin antayin ng alas 12, ha? Sana minsan ilulugal ka at sana manonood ka rin ng mga news natin dyan. Tapos, tignan mo mabuti kung sino ba yung na-prank sa atin pareho. Ako yun rin. Pasensya na ako yun rin. Sorry, sorry. Kasi ikaw yung na-prank ko. Sa prank! Ako yung pinagtulungan yung mga Nanggigigil ako sa inyo, pwede lang ako magmura at ilalabas tong video na to, kanina pa. Nagulat ako, hindi ka naman ganyan, kuya nila eh. Ay, napagkuntsabahan to, napagkuntsabahan. Ako yung nalaglag dito ah. Ano lang pipil mo na sinabi ko sa'yo, seryoso ako? Oh, seryoso ako kasi, syempre, alam ko naman talaga na mahirap yung trabaho na yan, saka personal yan, di ba? Ako yung pinagkaisa nyo, hindi na mauulit to. Ito, ang video na to, kung mapapanood nyo, kilala ko si Kuya Nila. May duda na ako eh. Hindi na ako nagbanggit ng pangalan eh. Ano sige ko inin? Eto, magay ka lang sa vlog ko. Magay ka lang. Hello nga pala sa mga fans ni Shetty Boy dyan. Ingat kayo. Sorry guys. Siya ang na-prank natin. So it's a tie. 1-1. 1-1. Hindi, pinagtulungan ako. Mga kapamilya. Na-prank ko na to nung una eh. 1-1 na kami. Sige ko inin. Salamat ha. Wait lang. Parang... Ang sabi, kailangan ko daw mamprank. Yung pala, siguro ako yung ipaprank. One-one. Sige, Kuya Neil. Kilala naman kita. Kung mahal na mahal kita eh. Sige, Kuya Neil. Bye-bye. So, yun. Nangakala ko ako yung mamprank. Yung pala, napag-usapan na ako yung ipaprank. Ni-reverse nila. Ako yung na-prank. Pero, masaya naman. Nagulat ako kay Kuya Neil kasi ilalaw si Kuya Neil, hindi siya ganun eh. Tama naman yung sinabi niya, walang trabaho lang, mag-seryoso tayo. Alam ko namang pagod sila, may sarili silang business doon. Pinahinga ko na lang si Kuya Neil, nagpasensya ko kasi tama naman. Minsan talaga dapat ilulugar natin. So yun, ako yung na-prank, palak-palak-palakan tayo dito. Kami yung na-prank sa buong bahay kasi nag-isip kami dito kung anong magandang prank. So yun na guys, akala niya ako ang mabibiktima niya. Pero sorry to say, but siya ang nabiktima ako. So nung pinarank niya ako before, siyempre, hindi ko talaga idea kung ano man yung kuhan niya. Pero ngayon, sorry ka Shetty Boy, nakabawi ako sa'yo. Kaya guys, pasensya na. And sana mapanood nyo to at sana mag-enjoy kayo. Sorry Shetty Boy, ikaw ang na-prank ko!
Good news, kapamilya! Magbabalik na ngayong June ang Star Magic Workshops. Habang tayo ay naka-quarantine, join na kayo sa aming online acting, dance, voice, and Tagalog workshops and learn from the teachers of our Kapamilya Stars. For inquiries and more information, visit the Star Magic Workshops Facebook page and Instagram account. You may also reach us through this number or send us an email through this address. See you, mga kapamilya! Kaya mo rin bang sumayaw, gumataw, gumalaw kagaya ng mga paborito mong artista? Mag-online audition na sa Star Magic. Punta lang sa starmagic.abs-cbn.com/site/audition. Baka ikaw na ang hinahanap namin.